I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Hey guys, welcome back to Tito Yung's channel. B-Brick versus Disbrick, which do you prefer? Hi guys, I'm back at Tito Yung's channel. Ang topic natin ngayon ay about sa difference ng rim brake saka disc brake ng isang bisikleta. Itong nasa taas, ito yung Giant TCR road bike setup ko na gumagamit ng rim brake. Ito naman sa baba, ito yung Elves na 29er na mountain bike setup ko na gumagamit naman ng disc brake. We'll take a close look of the different bicycle brake system. This is the rim brake set up in a road bike. In the rim brake, the stopping force is applied by the calipers to the outer edge of a rim. Okay? This is now the closer look of a disc brake set up in a mountain bike. In the disc brake system, instead of a brake applied to the rim, this is applied to the rotor, which is mounted in the hub, which having caliper also mounted in the fork near axle. In the rim brake, use cable system. Magamit ng cable system yung rim brake. In the disc brake, ang ginagamit naman is hydraulic. Merong ano yan, hydraulic oil. So, ang system ng pag-apply noon na meron siyang once na ginagrab mo na yung brake lever. By the way, ito yung brake lever. Ito yung brake lever. Pag brake mo, ano yan, i-grab mo yan, pindutin mo yan. Once na pinindot mo na yung brake lever, fluid processing, fluid pressure will cause the piston inside the caliper to move towards the rotor. Then, there will be a friction that will create the stopping force. So, magbibrake na yung bisikleta mo. Okay? So, let's discuss further the advantages of a rim brake system. So, unang advantage ng rim brake system is yung lightweight. Mas magaan siya compared doon sa disc brake. Tapos, pangalawa, meron siyang more on aerodynamics. Kumbaga, aerodynamics. Pag-usapan natin aerodynamics. Kumbaga, parang ano sa hangin ba? Kasi pag tumatakbo ka, mabilis ka pagka aerodynamic yung ginagamit mo na bisikleta or yung system or yung mga parts na nandoon sa bisikleta mo. Tapos, yung ano pa rin, another advantage is easy repair. Madali lang i-repair yung rim brake system. Madali lang. Caliper lang yun. Tapos, one big advantage is in terms of cost. Less in cost. Mas hindi magasto yung rim brake system. Okay, natandaan mo yun? Natandaan nyo yun? Yung mga advantages ng rim brake system? Then, proceed tayo sa ano naman, sa advantages ng disc brake system. Okay? Ang one of the greatest advantage of a rim brake system is yung ano niya, great stopping power. Ibig sabihin, pag nag-brake ka, talagang maghinto yung bike mo. Lalo na pag descent yung ano, descent yung
ano mo, tinakbo mo. So, kailangan talaga ng great braking system kasi decent man. Hindi siya paahon, pababa. So, ibig sabihin nun, decent, pababa. So, kailangan mo ng great stopping power. Which is, yun ang advantage ng disc brake system ng bike. Another naman is, yung sa pagbibisiklita mo, nag-ano yun, nag-dissipate ng heat yung braking system mo. So, kapag ka sa rim brake ka, madali lang siyang mag-init. Dito sa disc brake, hindi siya madaling mag-init. Hindi madaling mag-init yung ano, yung rotor. Tapos kung ma-remember nyo, based on experience, kung kayo naka-experience kayo, kapag ka umulan, having wet surface, siyempre yung gulong mo na ano siya, mababasa siya. So kapag ka wet na yung gulong mo, yung rim mo, ang stopping power ng rim brake is ano siya, medyo mahina compared to the disc brake system. So kapag disc brake system, talagang kakapit pa rin yan, great stopping power pa rin kahit basa. Tapos another thing, important thing is, kung minsan kasi mangipili ka ng mga gulong, merong sa road bike, merong 700x23, 700x25C, saka meron pang malalaki, 700x28 or 40C. So, kapag ka ginagamit mo ay rim brake, hindi ka madaling magpalit ng gulong, lalo na yung malalaking gulong. Pero kapag ka disc brake ang ginamit mo, pili kang magpalit-palit ng malaking gulong kung ano yung gusto mo. Example, gusto mo ng 700x28C or whatever you like to replace in your existing tire. Okay? Tapos now, ano natin dito? Ang question dito is ganito. What is best for you? Ano bang talagang dapat sa iyo? Kung pag-usapan natin ang brake system, rim brake saka disc brake. So depende 'yan. Kasi kung gusto mo talagang medyo costly nga yung disc brake, medyo affordable lang yung rim brake. So depende sa iyo. Saka it depends din doon sa gusto mo na ride. Kung more on decent yung mga rides mo sa bundok pababa, siyempre dapat mong tandaan na ang gagamitin mo is yung disc brake. Kasi pag rim brake, masyadong delikado. Iwas disgrasya mga guys. Tapos now, if you could remember na dati nung una yung rim brake yung uso. So medyo naluma na siya. Pinalitan ng bagong technology, which is yung disc brake technology ng brakes ng mga bisikleta. So kung medyo alanganin ka pa ngayon, so maghintay ka na yung technology ng mga brake, example itong technology ng disc brake is maluluma na, siyempre magiging mura na yan. So that's the time na you will switch from your rim brake to disc brake, kasi mura na siya sa panahon na yun pag may bagong technology na naman. Pero I think matagal pa yun. So habang ganito na, kung ano yung setup mo, yun lang muna pagtiyagaan mo. So i-adjust mo na lang yung ride mo. Kung gusto mo na talagang puro decent yung rides mo, huwag mo muna, i-adjust mo na lang doon sa mga plain terrain para iwas disgrasya. So, tapos, in the later part, baka magkaroon na ng budget, i-upgrade mo na. That's time to upgrade. Alam nyo naman ng mga ng mga bikers, di ba? Upgrade-itis, di ba? Nag-upgrade ng iba't ibang pisa hanggang
ano, ma-satisfy na yung gusto mo. Okay, yun lang muna guys sa ngayon. Pag-usapan natin yung tungkol sa braking system ng mga bisikleta. Tapos, like and subscribe my channel and marami pa kayong matutunan sa next natin na pagkikita. Thank you guys!